Isang kwentong magpapatunay na kung ano man ang iyong ginawang tulong sa iyong kapwa-tao ay babalik at babalik ito sa iyo ng higit pa sa iyong inaasahan. Ito ang kwento ng buhay ni Talia at ni Cynthia. Isang pangkaraniwang na araw lang iyon sa mag-inang si Talia at Bella. Silang dalawa ay naglalakad at nangungolekta ng plastic cans at plastic bottles para ibenta at nang may makain ang mga ito. Nang maya-maya, habang sila ay malapit na sa isang basurahan, may isang batang lalaki ang lumapit dito upang itapon ang kanyang plastic bottles. Pero bago pa man ito matapon ng bata, ay agad na nagsalita ang pulubing si Talia na kung maaari ay hihingi niya na lang ang plastic bottles upang pangdagdag sa kanilang nakolekta. Pero, imbis na ibigay ito sa pulube, bagkus, ay nagalit pa ang batang lalaki at nagsalita ng mga katagang, "Ew! Ang baho-baho nyo! Lumayo nga kayo!" Napayuko na lang ang gutom na mag-ina at tila nalungkot. Parang awa nyo na po, ang nais ko lang po ay ang plastic bottles. Sabay, ay binuka nito ang kanyang mga palad upang kunin ang itatapong plastic bottles. Pero, bigla namang mas nagalit pa ang batang lalaki na makita ang maruming kamay ng pulube. "Ano? Iaabot ko to sa marumi mong kamay? Ang boteng ito? Mahahawaan ang marumi mong kamay ang palad ko. Kung gusto mo to, kunin mo!" Sabay, itinapon ng batang lalaki ang bote sa loob ng basurahan at umalis na papasok sa kanyang kotse kung saan naghihintay naman roon ang kanyang inang sumusundo sa kanya. Naiwan naman ang pulubing si Talia at ang anak niyang si Bella na kinukuha sa basurahan ng bote at may lungkot sa kanilang mukha na parabang susuko na sila sa kanilang buhay gawa ng labis-labis na pang-aalipusta sa kanila ng mga tao. Sa kabilang banda naman, nang makapasok na ang batang lalaki sa kanilang magarang kotse, ay agad naman siyang tinanong ng kanyang ina kung ano ang makaguluhan na nangyayari roon. At agad naman itong sambit sa kanyang ina, "Ah, ang nakakainis na pulube! Ang dudumi pa! Lumapit sa akin at hinihingi ang boteng itatapon ko na! Biruin mo yun, ma! Hinihingi ang basura! Anong gagawin nila doon?" Nang marinig ito ng ina ng batang lalaki, ay agad itong napabuntong hininga at tila may lungkot sa kanyang mga mata at unti-unti itong napayuko. Nagtaka naman ang batang lalaki kung bakit ganoon na lang ang naging reaksyon ng kanyang ina. Kaya naman, agad itong napatanong kung bakit at ano ang problema. Tinignan ng mariinis Cynthia ang anak at walang pag-aatubiling ikinuwento nito ang isang pangyayari noon. "Jasper, minsan, ang mga tao ay nalalagay sa isang sitwasyon kung saan wala na silang choice. Alam mo, noong naghiwalay kami ng iyong ama noong baby ka pa lang, naging mahirap ang aking buhay. Ang buhay natin, hanggang sa pinalayas ako sa aking tinitirhan. Napadpad akong palaboy-laboy sa daan, bit-bit ka. Sa mga oras na pasuko na ako, may lumapit sa akin isang babae na siyang dahilan kung bakit nabago ko ang buhay ko. Tinulungan niya ako kung papaano kumita ng pera sa pamamagitan ng pagtitipon ng plastic bottles. Kaya naman, mula noon, ay sumama ako sa kanyang namumulot ng basura gamit ang isang kamay, habang ang isang kamay ko naman ay hawak-hawak ka. At mula noon, nakatustos iyon sa ating araw-araw na pagkain. So you see, hindi ko na sana nais pang sabihin sa iyo ito pero isa tayong pulubi at wala tayong matirhan noon." Nang marinig ito ng batang si Jasper, ay agad itong nalungkot at tila nagsisi sa kanyang nasabi sa mag-inang pulubi kanina. Nang mga sandali ding iyon, ay agad-agad lumabas ng sasakyan si Jasper at agad na tumungo sa kinaroroon na mag-inang pulubi. Agad itong humingi ng tawad sa mag-ina sa kanyang mga sinabi. Ngunit agad naman natugon ng pulubi na, "Okay lang, huwag ka na mag-alala, ayos lang yun." Agad naman na inabot ni Jasper ang bote at laking pasasalamat ng pulube na nakangiting hinahawi ang buhok ng anak at sabay-sabing, "Sa wakas anak, may saktong bote na tayo para makalikom ng sapat na halaga upang makakain." Habang nagpapasalamat ang anak ng pulube, ay agad naman na dumating ang ina ni Jasper na si Cynthia upang ihabol ang isa pang plastic bottles nang bigla itong napatigil at nagulat na makita ang pulube. Maging ang pulubi ay nagulat din nang makita si Cynthia at tila nag-flashback ang lahat-lahat na alaala nilang dalawa na magkasama noon. Agad na sinabi ni Cynthia sa anak na si Talia ang babaeng tumulong sa kanila noong walang-wala sila at palaboy-laboy sa daan. Tumutulo na ang luha ng bawat isa sa mga oras na iyon, hindi makapaniwala na sila ay pagtatagpuin ulit ng tadhana
dahil sa'yo na bago ang buhay ko. Tinulungan mo ako noong walang-wala ako. Ngayon, ako naman ang gagawa nun. Gusto kong sumama kayo ng anak mo sa amin at sa bahay ka na manirahan. Sa gulat ng pulubing si Talia ay hindi agad ito nakapagsalita. At banggit pa nito ay baka maging pabigat lang sila ng anak niya. Subalit nagpumilit pa rin si Cynthia na isama ang mag-ina at sinabing kahit kailan ay hindi kayo magiging pabigat. Isa kayong biyaya. Bumuhos na lang ang mga luha sa mga mata ng pulubing si Talia. Hindi niya mawari ang sayang nararamdaman niya. Mga tropa, ang kwento ni Talia at Cynthia ay magbibigay aral sa atin na kung ano man ang tulong na binigay mo sa iyong kapwa-tao ay susuklian at susuklian talaga ito sa tamang panahon at pagkakataon ng higit pa sa iyong inaasahan. Kaya huwag tayong maging madamot. Maaring ang isang bagay ay basura na sa ating paningin, subalit ito pala ay kayamanan sa iba. One person's trash is another person's treasure. Shout out pala sa mga taong ito. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aking munting channel. Na-appreciate ko po ang pagko-comment ninyo sa baba at nakakawala po ng pagod tuwing binabasa ko ang mga comment ninyo. Maraming salamat po talaga. Mahal na mahal ko kayong lahat. Ingat! Katropa, maraming salamat sa iyong pakikinig. Kung gusto mo na mga video gaya nito, i-click na ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify ka sa mga paparating ko pang mga video na tsaka pupulutan mo ng dagdag kaalaman. Be happy and God bless!